So, what's up mga ka-Pidgeon Nation? Welcome back dito sa Pidgeon Nation Loft TV. So, ngayon guys, nagbabalik na naman tayo para sa konting loft update. At syempre, maghahanda tayo, ayusin natin yung loft natin dahil nga medyo nagbabadya yung ulan ngayon. So, napapansin ko na malaki-laki yung dilim. So, maglagay tayo ng mga trapal mga ka-Pidgeon Nation. So, tara! So ayun mga ka-Pidgeon Nation, bali napansin nyo nga itong barong-barong loft natin, breeder's loft. So, dahil nga malapit na yung tag-ulan at napansin natin na hindi na ito tatagal. So, ginawa na nga natin ito, no? So, gumawa na tayo ng silong para mas matibay at mas maganda na yung ano natin, breeder's loft. So, ayan, bali ito, is inaayos pa natin. Then dito naman mga ka-Pidgeon Nation, para hindi mabasa yung mga to, yung plastic na to. So yung plastic na to, kasha yan hanggang dito, hanggang sa makover niya yung buong harapan. Then ito naman mga ka-Pidgeon Nation, ito kasi para sa ventilation din to. Ito disara, ibinababa lang natin na ganyan. So ganun din yung mga likod at yung isa pang gilid. So, ito naman mga ka-Pidgeon Nation, dahil nandito lagi yung angge. So, lagi nakalagay dito yung plastic na to. Para hindi nababasa yung loob nung pinagkukulungan ni Bulag. Ayun, so, dyan nga nakapwesto si Bulag mga ka-Pidgeon Nation. And then, dito naman sa kabila, si Taiwan na yung nakakulong dito. Dahil nga, pagawi naman, pasalungat naman sa kanya, dahil dito pagawi yung ulan. So, hindi na natin nilalagyan to ng trapal. Ito ang nilalagyan natin, so sila boss. So ito nga sila boss, so nakaupo si boss ngayon sa itlog, yung kapares niya. So ang ginagawa ko lang dyan is may bato dito. Binababa ko lang yung ano na to, yung tarpaulin, para hindi sila maanggihan. So balik muna natin. So yan, ito naman mga ka-Pidgeon Nation. Siyempre dahil nga napansin nyo na screen to. Ito, pag tinanggal mo yung kawit, so bababa yan. Yan yung pinaka cover nila. So balik muna natin. So yan o, bali yan pa nga yung mga ibon natin, nasa labas pa. So yan, napapansin nyo hindi maaraw ngayon katulad ng mga nakakaraang araw. So medyo madilim din sa part na yun mga ka-Pidgeon Nation. Going south. Ayan, kawit na natin to. So ayan, ganun din yung kabila niyan mga ka-Pidgeon Nation. Ayan, bumagsak na nga to dahil nga luma na yan. Yun din yung kabila. So bali, ayan yung mga tabing-tabing natin dito. Para hindi mabasa yung mga ibon natin. So ayan, ito naman yung mga breeders natin mga ka-Pidgeon Nation na naglulugon nga nung nakaraan. Medyo patapos na yung molting nila, no? So ayan o, ito nga si Pagod Food. So ayan o, medyo siya yung pinaka-condition na. Tsaka yung anak niya, ito. Yan yung nasa gitna na yan mga ka-Pidgeon Nation. So ayan o, kung napamansin nyo nga, ito si Basra natin. Nandyan na, dahil nga magyayaya dapat siya, kaso lang nung mangitlog siya is napisa naman yung iyayaya niya dapat na itlog. So, baliwala rin mga ka-Pidgeon Nation. Kaya binalik ko na dito. So, ayan. Itong inbreed nung first overall. Medyo patapos na din. So, ito si Putol. Medyo patapos na din. May konti-konti na lang sa ulo. Yan sila Luis Chu. Okay na din. Si Tensil. Medyo hindi pa. So, yung batok niya. Medyo lugun na lugun pa. So ayan, dito tayo sa Cox. So ayan mga ka-Pidgeon Nation, dito tayo sa Cox. So ito nga si ano, yung ano din to, inbreed din to nung first overall. Inbreed to inbreed. Medyo patapos na yan, tsaka itong isa na to, si Escolado. Then ito yung tatay ni Boss. Medyo patapos na rin mga ka-Pidgeon Nation. So ito, kapatid ni Boss to bali. Tapos ito rin yung, so ayan, medyo
Ano lang yan, namamahinga lang yan. Error din, inbreed ng purse overall. Medyo patapos na rin. So, bali lahat sila mga Pigeon Nation, medyo patapos na. Ang kaso lang, is wala namang ring ng summer, kaya baka north na natin sila ma-breed. Breeding na ng north 2021. So, sana magkaroon na ng laro para siyempre, back to race tayo. Hitril. So, ayan, update ko pa kayo sa may isa nating ibon dito na nakakulong sa may bago nating breeder's loop. So, dito ko nga kinulong yung so, gift bird sa akin ni Kuya Bobby Journal. RLL 24/7. So, bali, ayan siya mga ka-Pigeon Nation. Oh. Dahil nga, hindi ko pa nalalagyan ng divider yung breeder's cage na to. Eh, dito na muna siya pansamantala. So, ayan, oh, ganda na niya mga ka-Pigeon Nation. So, kay Kuya Bobby. So, ito na po yung ibon, Kuya Bobby. Oh. So, ayan, may, ano, ang kinis. So, meron pa tayong iba dito na ibon. So, ayan, sila Bio Research. So, ito si Bio Research. Oh. So, SBR. So, ito, lahi din ng Taiwan. And then, ito yung ating foundation hen. So, yung ibon ni Kuya Napoleon del Rosario. So, sana makuhanan pa natin to para breeder agad. So, bali, ito ngay nanay ni Negro, mga ka-Pigeon Nation. Yan ang nanay ni Negro. And then, yung binibreed natin dito. So, medyo malapit na natin silang singsingan. Ito yung gagamitin natin na ring. So, BFRC. So, isa lang yung ipang lalaro natin dyan. Yung isa, stock bird. So, bala ko to pag isang round pa. Pero pagkatapos nilang magsubo, ililipat muna natin sila dito sa bago nating breeders loft. So, yun. Ito naman mga Pigeon Nation. Yung mga flyers natin, yung lipad naman nila is medyo okay naman. Medyo may tagal-tagal naman. Ngayon nga, kabababa lang nila. Kanina, nung pagtapat ko ng camera, kabababa lang nila nun. So, yan, paliparin pa natin ng isa mga ka-Pigeon Nation. Ayan, isang baswit lang. Nilipad na yan mga ka-Pigeon Nation. So ayan, nandito naman tayo ngayon sa mga cocks na flyers natin mga ka-Pigeon Nation. Ano? So si Poop nga at si Blaze. Bali, araw-araw yung bubugan ang ginagawa nila. Dahil nga sila lang dalawa rito. So, dahil sila lang yung mga kak natin. Yung isa nga si Coco Crunch, eh, medyo bata pa kasi mga ka-Pigeon Nation. Kaya, hindi pa natin ubrang isama dito. Bubugbugin lang nila yan. So, ayan o. Oh. So, ito si, ano, ganda na. Malapit na natin isa lang to. So, ito din si Blaze. So, gandang pang, ano yan, gandang turuan yan sa pampuling na cage. Kaso, isa lang yung cage natin na pampuling. So, ito mga ka-Pigeon Nation, bumaba na yung mga ano natin. Ayan o. Bumababa na sila, umaambun-ambun na. So, palapitin natin kahit wala naman pagkain. So, maamo yan sa atin mga ka-Pigeon Nation. Pa isa si ano, ito malapit nang ma-condition din. Si Tiny. Tiny? Ayun na mga ka-Pigeon Nation. Gumaganda na rin siya. Pamiyamiya mga ka-Pigeon Nation is magpapakain na tayo. Dahil nga idi-dilim na. Oh. Ayan, hayaan muna natin sila. Huwag na natin parondahin. Hayaan natin silang tumuka-tuka dyan sa lapag. Yung mga grits, natural grits. Pero may grits naman sila sa loob ng kulungan. So, yun nga mga ka-Pigeon Nation. So, in-update ko na kayo dito sa, ano, sa ating loop. So, kayo mga ka-Pigeon Nation, kung yung loop nyo is masyadong open,
So pag-aralan nyo yung ventilation para hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig sa loob ng loft nyo. At syempre mahalaga rin yung laging dry yung loob, hindi nababasa yung ano, yung mga perch, yung sahig nila, pati yung mga ibon, mas maganda hindi sila nababasa, mga ka-Pigeon Nation, para may maintain nyo na healthy sila, dahil pagka lagi silang nababasa pati yung loob ng kulungan, syempre prone sa sakit. So kapag nabasa yung mga dumi nila, pwedeng mag-produce ng ammonia yon, magpahina sa mga baga nila. And then, mahina sila sa karera, mga ka-Pigeon Nation. So yun nga. Baliin nga lang yung para sa video natin yung araw na to, mga ka-Pigeon Nation. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So like nyo yung page natin sa Facebook na Pigeon Nation Love TV. At sali kayo sa ating Facebook group na Pigeon Nation Love TV Community. So maraming maraming salamat, mga ka-Pigeon Nation. Paalam!